So ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng birthday ni San Juan Bautista. Alam po ninyo, sa lahat ng mga santo at santa, mga banal na itinatampok ng ating simbahan, tanging si Juan Bautista lamang at si Santa Maria, ating mahal na ina, ang ipinagdiriwang natin, both ang kapanganakan maging ang kamatayan. Kasi po, usually, ang pinagdiriwang nakapistahan ng simbahan para sa mga banal, sa mga santo o santa, ay yung date ng kanilang kamatayan. Na siya nga naman ding kapanganakan nila sa kalangitan. Pero hindi yung kapanganakan nila o birthday nila dito sa daigdig. So tanging si Saint John lang at si Mama Mary, ang both kapanganakan at kamatayan. Halimbawa, si Mama Mary, ang birthday niya, kailan? September 8. Yan. Tapos, August 15, ang kapistahan naman ng pag-aakyat sa kanya, kaluwa at katawan sa kalangitan. Father, yan ba ang kanyang kamatayan? Malamang. Si Saint John, birthday, June 24. Tapos, sa September 11, ipagdiriwang naman ang kapistahan ng pagpugot sa kanyang ulo. Ngayon, itatanong mo pa ba sa akin kung yan na ang date ng kanyang kamatayan? Putulan kaya kita ng ulo. Tingnan ko kung mabuhay ka pa dyan. So, yan po. Si Mama Mary at si Saint John, pinagdiriwang natin, both, hindi lang ang kamatayan, kundi pati ang kanilang kapanganakan. Besides, kung lahat naman ng mga santo at santa, ay pagdiriwang natin, boss, ang kamatayan at kapanganakan, nakaw, sandamakmak na kapistahan, sandamakmak na prosesyon yan, sandamakmak na nobenary yan, maawa na kayo sa aming mga pari pag naggaganyan. Sabi nga nila, ihi lang ang pahinga, pati ihi ba naman, ipagkakait niyo pa. So mag-focus tayo sa birthday ni Saint John. At sana nahiwatigan ninyo sa aking binasa yung matinding kagalakang dulot ng kanyang kapanganakan. Kaya nga ang sabi dito, nang babalitaan ito ng kanilang mga kapitbahay at ng kanilang mga kamag-anakan, pumunta sila sa bahay ni Elizabeth at ni Zacarias upang marites este, upang makigalak sa kanila. So ibig sabihin, nandun ang kagalakan sa una pa lang sa mga magulang ni San Juan, kina Zacarias at Elizabeth. Abay, akalain mo nga ba namang matanda na, nakaisa pa. Patunay na ang pagpapala ng Diyos ay nasa sa kanila. At hindi sila kasumpa-sumpa o kadusta-dusta tulad ng iniisip ng iba. Remember, yan ang sabi ni Elizabeth nang magbuntis siya. Ginawa ito ng Panginoon upang alisin niya ang aking kadustaan sa mga tao. Sa kultura kasing Hudyo, alam naman natin na ito, pag may anak ka, pinagpala ka. Mientras marami kang anak, mas blessed ka. Pag wala kang anak, iichisismis nila. Ay, galit sa kanya ang Diyos. Nako, siguro may kasalanan siyang malaki at ang mga magulang niya. Galing na mga marites, ay kukonekta. Connect the dots talaga. Diba? Walang anak, sinumpa ng Diyos. Conclusion agad. Si Father, ang laging kasama, mga lalaki, bakla. Laging kasama ang mga babae, chick boy. Laging kasama mga matatanda, old school. Laging kasama mga bata, mahilig sa bata. Ang galing niyo mag-connect the dots. May conclusion agad. In fairness, mukhang tama yung connect the dots ng mga marites sa ating gospel reading. Anong sabi nila? Magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagat maliwanag ng pagpapala ng Diyos ay nasa sa kanya. Ay, tama yun! Which I believe should also be
our own Marites way of thinking whenever a child is born. Yun din ang dapat na maging pag-usapan natin, ang maging Marites natin sa isip at sa puso natin. Magiging ano nga kaya ang batang ito? Ano kaya ang iko-contribute ng batang ito sa pamilya niya at sa ibang tao? Ano kayang magiging impact ng batang ito sa kanyang pamilya at sa mundo? Sapagkat maliwanag ng pagpapala ng Diyos ay nasa sa batang ito. Yun! Yun ang dapat na topic ng Marites natin. Hindi yung ang dami-dami ng anak, nag-anak pa. Mahilig talaga. Hindi yung, uy, anak to niya yan. Nakita niyo bang nagpundis siya? Hindi naman, di ba? Kamukha ba niya? Hindi. At ang alam ko, Mari, cesarean yan. Oo nga, tatlo na. Ay, oo. Nakita niyo ba? Mukhang may diferensya, mukhang special child yung anak ni Ma. Ay, anak. Sarap dukuti ng mga dila ninyo. Kahit na kaninong mga magulang nagmula yung batang yan, anumang pamilya ang kanyang kabilangan, nagawa man yan kung anumang dahilan, yan man ay normal o may kapansanan. Ang maliwanag, ang pagpapala ng Diyos ay nasa sa batang yan. Yes! Sabihin mo nang hindi kagustuhan kung bakit nabuo. Sabihin mo na pangginahasa pa yan. Sabihin mo mang may diferensya yung bata, isang malinaw. Kung hindi gugustuhin ng Diyos, hindi mabubuo ang batang yan. Kaya, dapat, we should be also excited. Anong mangyayari? Huwag mong katakutan, ay nako, mahihirapan ako, hindi ko mabubuhay yung bata, walang mag... Nako, kung alam ng Diyos na talagang magkakaganon at kung wala ka talagang kakayanang ng buhayin ang bata ngayon o wala siyang ipapadala para buhayin at gabayan ang bata ngayon, hindi niya bubuhayin yan. Hindi niya bubuhayin yan. Maniwala ka. At kung alam din niya na magiging pampadami, pampagulo lang yan, ay hindi niya bubuhayin yan. Binuhay niya yan sapagkat may dahilan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kilala niyo yung kumantang, "Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith and we'll be saved." Kilala niyo yun? Sino? Anong Marcelito po mo eh? Ano ba naman kayo? Dahil ba sa kanta ko, pang Pinoy? Hindi yun, si Andre Bocelli. Kayo talaga. Ang ginaya ko, si Celine Dion at si Andre Bocelli. Kayo naman, Marcelino Pumoy. Pero talagang magaling yan. Pero hindi yan tinutukoy ko. Siya, si Sir Andre Bocelli. Ganito ang kanya istorya. Kinuwento niya minsan sa YouTube video niya habang nandun siya sa may piano. Sabi niya, merong isang babae na dinala sa ospital dahil sa matinding appendicitis. So nagkataon ang babaeng ito ay nagdadalang tao. Tinreat siya ng mga doktor. Matindi yung treatment na ginawa at nasabi ng mga doktor, "Huwag mo nang ituloy yung pinagbubuntis mo. Kasi sigurado kami may disability. Best solution, wag mo nang ituloy." Sabi ni Andre Bocelli, "But this brave young woman decided not to abort and the child was born." Then he continued, "That woman was my mother. I was the child." Tama naman yung mga doktor. Meron siyang disability, meron siyang congenital glaucoma na nag-led dahil sa isa pang aksidente sa kanyang tuluyang pagkabulag. Pero wag ka. The best and the most loved tenor in the world with over 70 million albums sold.
Again, tama yung mga doktor dun sa medical data. May disability talaga. Sapagkat yun ang ibinibigay ng ipinipresenta sa kanila ng data. Pero, alam ba nila yung data sa isip ng Diyos kung bakit si Andre Bocelli ay nilikha niya kahit may disability pa? Hindi mo alam, hindi mo pinlano eh. Hindi mo alam, hindi mo gusto eh. Hindi mo alam kasi may kapansanan eh. Pero alam ng Diyos. At dahil mabuti ang Diyos, mabuti ang plano at ang dahilan ng Diyos. Kaya ang ilaglag yan, ang ipahamak yan, ang pabayaan yan, napakalaking kasalanan. Kasi ang Diyos lamang siyang nagbibigay ng buhay, siya lamang ang may dahilan at may karapatang bumawi niyan. Na para ba ang Diyos kapag binawi mo yan, kapag pinatay mo, yung pinangungunahan, lalong-lalo na ang kanyang mga magagandang layunin kung bakit pinahintulutan niyang mabuhay ang batang yan. Sinisigurado ko sa iyo, kapag kahit na napakakomplikado, problemado ng buhay mo, at tinuloy mo yung mata. Pinasilang mo, inalagaan mo. Sinisigurado ko sa iyo, darating ang mga pagkakataon sa buhay mo na lahat ng mga magagandang mangyayari sa buhay mo ay maikukonekta mo sa tamang desisyon na ito. Buti na lang, binuhay ko. Pero, pag nagkamali ka, huwag namang itulot ng Diyos. Patawarin nawa ikaw ng Diyos. Kapag inilaglag mo yung bata, matagal na yung pangyayari, kung ano pa yung mga mangyayaring hindi maganda sa buhay mo, ay pupwede mong may tendency maikonekta mo sa maling desisyon na ito ng anak mo ay pinatay mo. May mga desisyon kasi na pupwede pa nating mabawi at pupwede pa nating habol. Lalo pa kung buhay pa yung tao. Pero papaano kung patay na at talagang sa sinapupunan pa lang ay pinatay mo na. Mahirap na. Anong malay mo? Siya yung talagang sagot sa problema mo. Anong malay mo? Siya yung talagang magbibigay ng mga blessings sa buhay mo na hindi naman malayo sapagkat sino bang nagbigay? Ang Diyos. Ang buhay ay regalo ng Diyos. Alam mo, alam ko na ang bawat buhay ay regalo. At alam mo at alam ko na ang bawat regalo ay nakaka-excite. Bakit? Meron tong elemento ng sorpresa. Lalong-lalo na kung ang nagbibigay sa'yo ay tunay na nagmamahal sa'yo at nakakaalam ng mga pangailangan mo. O sino bang tunay na nagmamahal sa'yo at pinaka nakakaalam ng pangailangan mo? Ang Diyos. Kaya kapag nagbigay siya ng regalo, sigurado, sakto para sa'yo. Makatutulong para sa'yo. Kaya kapag wilalang bahala mo ito, parang wilalang bahala mo na rin ang napakagandang regalo ng Diyos sana sa buhay mo at sa mga buhay ng tao kakonektado sa pamilya ninyo. Ito sana, mga kapatid, ang ating pagdasal na biyaya sa banal na misa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may kanyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdaki, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudea ang mga bagay na ito.
Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kaniya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Mga kapatid, ang mabuti...